Finally, ay kinasal na nga si LJ Reyes sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista. Sabi nga nila ay pagdating ng mga luha at pait na kanyang naranasan ay eto na, natagpuan niya na ang kanyang forever. Ating alamin ang buong kwento ng kanilang kasal. Matatandaan, matindi rin ang pinagdaanan ni LJ Reyes pagdating sa kanyang love life. Ilang beses din siyang naanakan ng parehong Paulo ang pangalan. Unang-una ay si Paulo Avellino kung saan ay may anak silang si Aki. At nagkaroon nga sila rin ng relasyon ni Paulo Contis kung saan naman ay nagkaroon sila ng anak na si Summer. Ngunit, naging controversial ang paghihiwalay ni Paulo Contis at ni LJ Reyes dahil di umano sa third party na ang tinuturong dahilan ay walang iba kundi si Yen Santos. Parehong dininay ni Paulo at ni Yen na may relasyon ng dalawa at hindi si Yen ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang matagal ng karelasyon na si LJ. Kung kaya't sa gitna ng kontrobersya ay dinala ni LJ Reyes ang kanyang dalawang anak na si Aki at Summer sa New York kung saan nakabase ang kanyang mga magulang. Dinala niya ito noong September 2021. Inamin ni LJ na pinipilit niyang buuin ang kanilang pamilya. Pero sabi nga niya ano pa magagawa niya kung ayaw na sa kanya ng tao. At dito na nga lumabas ang katotohanan na si Yen talaga ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Paulo. Ngayon ay masaya na si LJ at finally nga ay ikinasal na nga ito sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista in New York. Naging engaged ang dalawa last May kung saan nagpropose si Philip kay LJ. Ngayon ay masaya na nga si LJ at Philip Evangelista dahil finally sila na ay married. Ang kanilang kasal ay isang garden wedding na kinunan ng Nice Prince photo. Also share the couple's official photos as husband and wife. And receiving of rings, I announce to you that they are now husband and wife. Once again, congratulations LJ and Philip. Kaya naman ang mga netizens ay masaya para kay LJ. Kaya ang tanong ng bayan, kailan kaya si Yen Santos ikakasal? Kakasalan kaya siya ni Paulo? Abang-abang na lang tayo sa susunod na kamanata. Bye!